Hello mga kapinta, welcome back sa ating channel. May panibago na naman tayong step by step video ngayong araw tungkol sa ating pag-haspi gamit yung ating mga oil tinting colors. At kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell notification para isa ka sa mga unang makakapanood kapag may bago tayong step by step videos gaya nito. Bali, ang una natin gagawin ay magagayak tayo muli ng ating paint thinner at mga oil tinting colors dahil ito ang gagamitin natin pang haspi. Ang gamit natin dito mga oil tinting colors ay burnt amber, yellow ochre. Pag wala kayong yellow ochre, pwede na rin yung Hansa yellow. At gagamit din tayo ng konting lamp black. Inuna natin ilagay yung ating burnt amber at isusunod natin yung yellow. At papatakan lang natin ito ng konting lamp black nang sa ganun ay medyo magdark siya, para mas maging maganda pa yung guhit ng ating haspi mamaya. At kung nahihirapan naman kayo sa pagtitimpla ng ating mga oil tinting colors, maaari naman tayong gumamit ng mga oil wood stain. Mga timplado na ito na ipapahid na lang natin, pero karaniwan siyang ginagamit bilang pampondo. Pero pwede rin natin siyang gamitin para maging pang haspi. Medyo matagal nga lang siyang matuyo at maaari din natin itong i-adjust gamit yung ating mga oil tinting colors. Kung sakaling nalalabnawan kayo, pwede niyong patakan yung ating oil wood stain. Depende sa kulay na gagamitin nyo. So matapos tayong makapagtimpla ng ating mga oil tinting colors, ipapahid na natin ito direkta dito sa ating side table. Kung mapapansin nyo, naigiyak na natin yung ating side table. Para sa paggagayak ng ating mga plywood, bago tayo makapag-haspi, maaari nyong bisitahin ang video ito. Nang sa ganun ay malaman natin kung paano natin ginagayak yung ating mga plywood bago tayo mag-haspi. Ang base color nga pala natin dito ay epoxy primer white. At nagantay lang tayong matuyo ng hanggang isang araw. Nang sa ganun ay tuluyang matuyo yung ating primer dahil hindi tayo maaaring mag-haspi kapag yung ating primer ay medyo basa pa. So hinayaan muna natin itong matuyo ng gusto bago tayo nag-haspi. Para sa paggawa ng ating haspi, maaari nyong bisitahin ang video ito. At kung kayo ay bago pa lang sa mga ganitong gawain, maaari kayong magsimula sa mga straight line kaya ng ginawa natin sa video ito. At kapag ka na-master nyo na yung mga straight line, maaari na kayong mag-upgrade, maaari na kayong maglagay ng mga buko at iba't ibang klase ng haspi. At pwede nyo ring sundan ang ginagawa natin sa video ito. Kung sa tingin nyo ay kaya nyo na siyang sundan, maaari nyo itong gayahin.
yan. Ah, sa kanya. Pero yung quantity na kumita mo. Nakarap ako wala ko. Wala ko sa dito. Tatapos ka naman? Yung telephone lang. Ano ko yung tapos ito? Ay, hindi na. At matapos tayong makapag-haspi, mag-aantay lang tayo ng isa hanggang dalawang oras at maaari na tayong mag-ipit ng ating lacquer sanding sealer. Papatungan natin ito ng isa hanggang dalawang patong at maghihintay lang tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Sa unang patong ng ating sealer ay huwag natin bibigliin yung pag-i-spray ng ating sealer. Ninipisan lang natin ito at kakapalan natin ito sa pangalawang patong. Nang sa ganun ay hindi mag-react yung ating stain at wala tayong maging problema sa ating finish. Tapos tayo makapag-ipit ng ating lacquer sanding sealer, maghihintay lang tayo ng 25 minutes at papahiran natin ito muli ng ating stain. Yung stain na pinahid natin dito ay yung ginamit lang din natin na pang haspi. Nang sa ganun ay magkaroon ng kulay yung ating ginawang haspi o yung ating ginawang design. Sa paraan ng pagkukulay ng ating mga haspi ay maraming klase. Maaari tayong gumamit ng penetrating wood stain. Ihahalo natin ito sa ating lacquer sanding sealer at i-spray natin ito nang sa ganun ay magkaroon ng kulay. Maaari din yung mga oil tinting color, ihahalo din natin sa ating sealer at gagamitin din natin pang kulay dito sa ating haspi o sa ating pang adjust ng kulay. So dito ang ginamit natin ay stain. Ito yung gagamitin natin nang sa ganun ay magkaroon ng kulay yung ating ginawang haspi at saka natin siya i-adjust gamit yung ating penetrating upang hindi tayo mahirapang mag-adjust ng kulay. Kung sa tingin nyo ay masyadong maputla yung ginawa nating haspi, maaari nyo itong gawin. Magpahid muli kayo ng stain. Nang sa ganon, kapag nag-adjust kayo ng kulay ay hindi na kayo mahirapan. Konting adjust na lang yung gagawin natin. Dahil kapag ka nag-adjust tayo ng kulay, maputla yung ating haspi, medyo matagal tayo makakapag-adjust. Isa to sa paraan nang sa ganon ay hindi tayo masyadong mahirapan sa pag-adjust ng kulay. Dahil nagkulay na tayo gamit yung ating stain. Kung mapapansin nyo mga kapinta ay tinatapik natin ito gamit yung ginawa nating brush. Nag-improvise tayo ng brush gamit yung ating walstambo. So isa rin ito sa nagbibigay ng design dito sa ating haspi. Nagkakaroon siya ng parang maliliit na betas o butas na karaniwan na nakikita natin sa mga natural na kahoy. Mas lalo siyang nagmumukhang natural na kahoy. Bali matapos natin itong malagyan ng panibagong stain, maghihintay lang tayo muli ng isa hanggang dalawang oras bago natin ito maaaring ipitan ng ating lacquer sanding sealer. Iipitan natin ito ng isa hanggang dalawang patong at mag-aantay lang tayo muli ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat patong ng ating sealer. Kung mapapansin nyo, yung ginawa nating haspi ay merong mga light spot, merong mga dark. So yan yung i-adjust natin gamit yung ating penetrating wood stain. Ihahalo natin sa ating lacquer sanding sealer para nang sa ganon ay magpantay yung kulay ng ating ginawang haspi.
Matapos tayo makapag-spray ng hanggang 2 patong ng ating lacquer sand sealer, maghihintay lang tayo ng 25 minutes, maaari na natin itong gamitan ng number 240 at iispatan natin ito o i-adjust natin yung kulay nito gamit yung ating penetrating wood stain. Sa susunod na video na natin siya ipapakita. Medyo mahaba na yung ginawa natin video. So pansamantala, hanggang dito na lamang muna ang ating step by step video. Sana nagustuhan mo ang ating video ngayong araw. Click mo na yung like button at i-recommend mo na ito sa kakilala mo na mahilig maggawa ng mga ganitong bagay. Huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell notification para updated ka sa mga susunod pa nating step by step videos gaya nito. So bali, ito na yung yari ng ginawa natin. Ano? Kung mapapansin nyo ay pantay na yung kulay ng ginawa nating design. At tin-upcode na rin natin ito gamit yung ating 2-component system, matte finish. Thank you.